Karamihan sa ating mga Pilipino ay mahilig at nakasanayan ang gawin ang mga pamahiin na nagmula pa sa ating mga lolo at lola, hanggang sa maging tradisyon na at katakutan ang mga ito. Ngunit sa pabagubagong ikot ng panahon, at nararapat pa rin bang isabuhay ang mga ito? Narito ang 10 pinakapopular na pamahiin nating mga Pilipino. Ngunit bago tayo magsimula at kung bago ka lang sa channel ko, isubscribe mo na at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Number 1. May perang parating. Kapag ang iyong palad ay nangangati, iwasan itong kamutin upang hindi maudlot ang parating na pera. Number 2. Malas ka sa pag-aasawa. Sa hapagkainan, iwasang pagligpitan ang isang dalaga habang naiiwan pa itong kumakain. Mamalasin ito at hindi na raw makakapag-asawa. Number 3. Masamang maiwang mag-isa. Sa isang burol, masamang iwanan ng mag-isa o tulugan ang bangkay. Number 4. Lalabas ang swerte. Huwag magwalis kapag gabi, lalo na kung palabas mong itataboy ang dumi, lalabas daw ang swerte. Number 5. Buena mano. Sa iyong negosyo, ang unang bumili ay dapat bigyang diskwento upang mabilis na maubos at hindi maging matumal ang iyong mga kita. Madalas ding ginagawa ng ilang may-ari ng tendero-tendera ang pagpapaspas ng pera sa mga paninda. Number 6. Bagong taon, tatangkad din ako. Ang pagtalo ng 12 beses pagpatak ng alas 12 ay hudyat na ikaw ay tatangkad. Number 7. Bilog-bilog pampaswerte. Magsuot ng polka dots na damit upang mas maraming pera ang dumating. Bilog-bilog, may perang parating. Number 8. Huwag kang tumawa ng tumawa. Iiyak ka mamaya. Kapag ang isang tao raw ay tawa ng tawa o sobra ang saya, magiging malungkot at iiyak ito pag naglaon. Number 9. Ilagay mo sa unan para masaulo mo. Pinaniniwalaang ang paglalagay ng libro o papel sa ilalim ng unan ay nakatutulong upang mapabilis ang pagsasaulo ng aralin o ng mga pagsusulit. At number 10, huwag kang magugupit ng kuko sa gabi. Masama raw magupit ng kuko tuwing gabi, mamalasin ka o may mawawalang kamag-anak. Ilan ito sa mga pamahiin ating nakasanayan. Hindi man makatotohanan ang lahat, ngunit ito ay ilan sa mga iniwang pamana ng mga nakatatanda. Marahil ay hindi tayo naniniwala sa sinasabi nilang may malas na parating kung hindi natin ito susundin. Ngunit wala rin namang masama kung rerespetuhin na lamang ang mga ito at huwag nang gawin kung hindi naman kinakailangan. Ikaw ba? Nagawa o kinatakutan mo na rin ba ang ilan sa mga pamahiing ito? Nasermonan ka na rin ba ng nanay o lola mo dahil sa pagsuway sa mga ito? Sigurado akong relate ka, kaya i-comment mo na sa ating comment section para naman ma-share mo rin sa iba ang iyong karanasan. Maraming salamat po, God bless at magandang araw.